Short story lang tayo, maishishare lang ako. Nung isang araw, naglakad ako. Doon sa park na dinaanan ko, may mga batang nag-uumpukan doon. Ngayon, umupo ako saglit dahil napagod nga ako dahil mainit ngayong panahon. Mayroon doon isang bata na tahimik, inaaway ng isang bata. Inaaway siya. Ngayon, nakikinig ako. Dahil yung bata is medyo upset na siya, pinaghiwalay ko sila. Sabi ko doon sa isang bata na inaaway, umuwi ka na lang. Tapos sabi niya gusto daw pa niya maglaro. Di, pinabayaan ko. Pero nung pag-alis ko, umalis din yung bata. So umuwi na siya. Yung mga bata na nangaaway, nandoon pa rin sa park. Napaisip ako, sabi ko, nangyayari din to sa matatanda. Okay guys, nangyayari din talaga to in a real world sa matatanda. Pag mayroon mga medyo matatanda na may nag-disrespect sa'yo, sa harapan ng marami, malaking possibility na yung mga nakikinig doon pwede ring gawin sa'yo. Kasi ang isip nila, uy, okay lang sa kanya, hindi siya umimik. Gagawin ko din sa kanya to. Ngayon, sa isip naman natin, ayoko nga gawin sa kanya yan kasi hindi naman tama at saka hindi siya mabuting gawin sa kapwa. Okay? So pag nangyari sa iyo yun, i-call out mo. Kasi pag hindi mo yan kinall out at nanahimik ka lang, uulit-ulitin yan sa iyo. So you have to stand on your own ground. Okay? Kasi hindi yan tama at hindi yan mabuting gawin sa kapwa. Okay? Kasi pinalaki tayo ng magulang natin na medyo alam natin yung tama at saka mali. Pag hindi na tama, i-call out mo, kausapin mo ng maayos, huwag ka rin mangaway, kausapin mo lang maayos. Kasi pag hindi mo yan kinall out, meron at meron taong gagawa sa iyo nun. Kasi yun ang impluensya ng tao na yun. Okay? Ngayon, kung may sarili kang isip na hindi alam mong hindi tama, uy, ayoko nga gawin sa kanya yun dahil hindi naman tama yun Parang sinishame mo na yung tao Diba? Sa matatanda, mature na tayo So, pag may mga ganun, uncomfortable man, pero dapat mong sabihin, dapat mo silang i-call out kasi mayroon at mayroon taong gagawa sa yun nun kasi yun yung influensya Diba? So, yun lang. Bye!